Papaubos na nga ba ang tawilis o wala lang sa panahon? Kaugnay niya, mga kausap natin si BFAR Director Commodore Eduardo Gongona. Director Gongona, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Howie Severino. Good morning po sa mga tagapakinig ng iyong programa. Sir, mababa daw ang supply ng tawilis ngayon. Ito ba'y short term lang o permanente na to? Lalo na may ulat na endangered species. Nasa listahan na raw to ng endangered species. Matagal lang inaksyon na nga ng kukulang ahensya sa atin na ano, na nauli na yung pagsabi nila ng endangered, tinatakal na nga yan natin. In fact, yung BFAR, nasa subcommittee on research para gawan siya ng mga studies, research, para madagdagan ang produksyon. Kaya nga, meron na siyang in coordination with PAMBI, talagang dahil sila nga in charge dyan, talagang meron na rin pina-implement na closures. Right now, may closure yan po. May closure sa pangingisda ng awilis. We are expecting ng pag may mga closure, less yung production talaga. Dahil, siyempre, kailangan pangalagaan natin ang habitat nila. And then, in the long run, talagang dadami yan. So, sir, we should follow the protocol muna, lalo na na may napairal na mga closure. So, sir, sumasang-ayon kayo dun sa findings ng International Union on Conservation of Nature na endangered species na nga ito. Sinasabi nyo, hindi na bago ito. Matagal nyo nang alam yan. Oo nga. Kasi, sir, yung hindi naman ako expert dyan, no? Pero, itong tawilin, inakikita lang yan dito sa Pilipinas, dyan na sa Taal, di ba? So, just to be preserved, kasi parang kuhan natin yan parang heritage na natin yan, tayo lang ang meron. So, kailangan pangalagaan natin. So, ang kuhan dyan, ang others na alam nila na dito lang sa atin yan, gagawin talaga nilang kailangan talagang i-declara mo na parang gano'n na yun, endangered, because we have to, sa atin lang yun sa atin lang meron. So, pag so dapat protektahan. Kailangan protektahan para hindi maging endangered. And then, may mga measures na tayo dyan na ginagawa, conservation measures na matagal na actually, na para lang mga research and studies na para madagdagan ang production niya. But, ano itong mga measures na to, sir? Ano itong sinasabi niyo mga measures to protect itong sinasabing endangered species na tawilis? Yun nga, sa mga research and studies natin para pangalagaan yung fish habitat niya, di ba? Ang kanya nga lang, kung di parang pag-uusapan kasi, tinitingnan namin yung tawilis as a high value fish kasi mamahalin yan So kami naman, ang pinagtutunan namin pansin maigi yung pagkain isdang pangmasa, di ba? Tilapia, bangus, shellfish, shrimp, seaweed, gano'n yung tawilis kasi, nandun siya sa others. Pinapabayaan na namin yung private sector, yung mga high value fish, na sila ang mag-develop noon. Kasi high value fish na. Pero pag endangered, kailangan pagtuunan namin yan ng pansin para magkaroon tayo ng mga pamamaraan na iyan ay talagang ma-preserve natin at dumami ang production niya sa tamang paraan na yung environment and then yung fish habitat niya ay hindi nasisira para ang dating niya sustainable na hindi pwedeng maraming production ngayon pagkatapos next na the following years wala na, di ba? So kailangan protektado at namamanage maigi. Pero sa ngayon, may pulisiya ba para i-restrict yung paghuli ng tawilis? Or is it still parang open season sa kanila? Kahit saan sa Taal Lake, pwede manghuli? May mga conservation measures tayo dyan. Yung mga closures, di ba? Closures. Yung closures po? Parang off-fishing season niya, di ba? Kasi nag-regenerate siya, di ba? So yun ang mga off-season conservation measures natin. So may mga panahon na bawal manghuli ng tawilis?
Yes, sir. Parang ngayon may closure eh. Kinukonfirm ko lang sa tao ko na tinawagan ko ngayong araw, yung regional director doon sa 4A na nasasakop yung Taal Lake, yung Patanga. Mm-hmm. So, hindi tayo nagkukulang dyan. Kanya nga lang, siyempre, pag mga ganyan na ano, kailangan tutukan. Kaya nga, pinapagawa ko na sila ng report ngayon. Kasi may nagsabi na naman nung on the other side, isang grupo na kaya daw nagkukulang yan dahil sumusubra yung mga fish pens doon sa Taal Lake. So, pinatingnan ko na naman uli yun. Sabi ko, ano ba yan? Kailangan matingnan nga natin ang mga pinasinasabi nila. And kung confirm, kailangan gawan ng paraan. And that's our job actually. Okay, meron ding ibang klase ng mga isda na mababa din daw ang supply, kaya mahal sa merkado. Ano po ang masasabi niyo sa sitwasyon na yan? Kailan ho babalik sa normal ang supply sa tingin niyo? Eh, alam mo, supply and demand, law of supply and demand. No? Eh lang, siyempre, lalo na yung galunggong kami, nagkakaroon kami ng galunggong sabit ngayon kasi importante yung galunggong kasi yan ang barometer ng presyo ng mga isda sa palengke. Pag kulang yung supply ng galunggong, halos lahat ng isda, lalo na yung tilapia saka bangus, tumataas. Pag may steady supply at marami, medyo mura. So, kailangan talagang pangalagaan ito para magkaroon tayo ng maraming local production. For now, ino-offset natin yon sa importation, di ba? Yung last quarter of 2018, meron tayong 17,000 metric tons of galunggong na in-import para ma-offset yung kakulangan ng local production. Kasi last year, during peak season, na dapat maraming galunggong ang mahuhuli from March to September, biglang nagkaroon tayo ng mga bagyo, ng mga ulan at habagat, there was less production, local production. Diba? So, in-offset natin ng importation. Sa ngayon, nandiyan naman yung importation. So, napunoan niya yung kakulangan. Hindi yan reason para magkaroon ng pagmahal. So, kung nagmamahal yan, may nagsasamantala naman dyan ng situation, di ba? Mm-hmm. May report din na yung sa importation, hindi kaagad na ibababa because of port congestion. Marami pa daw ang barko na dyan sa customs area na hindi pa na ibababa yung mga produkto na line. Kasabay doon yung mga fruits, vegetables, and fish na parang offshoot na rin production, ng in-import ng peak season, di ba? Nag-holiday season. So, nandyan yan. Ang kailangan lang talaga, maibaba yan. And then, pag nagkaroon kasi ng issue na gano'n na hindi kagad na ibababa, nasasamantala ka agad yan ng mga traders natin, ang other, mga in-betweens, na parang sasabihin na kulang supply, pwedeng tataasan ka agad nila yung presyo. So parang gano'n, ang kailangan na lang siguro, sabi ng mga taga-Nabotas, yung wholesalers group, saka retailers group, mag-usap na lang direkta para hindi ka agad na, hindi nasasamantala ng iba para magtumaas ang presyo. Okay. And, All right. Yun lang. Yes, sir. Okay, sir. Maraming salamat sa inyong panahon. BFAR Director Eduardo Gongona. Yes, sir. Thank you very much, sir. Thank good you. Morning po. Thank you.